tayo this morning. Ayan. Si Teacher Ana India de la Cruz Legazpi. Isa po siyang teacher ng mga indigenous art. Ayan. Para kilalanin pa natin si Miss Ana, eh, panoorin muna natin ito. Iba't ibang uri na ng modernisasyon ang pinag-aaralan ng mga kabataan sa panahon natin ngayon. Ngunit kasabay ng paglago ng ating teknolohiya, ay tila unti-unti namang nawawala sa linya ng itinuturo sa mga bata ang katutubong bagay, o ang indigenous. O sadyang hindi na naa-appreciate ng mga kabataan ngayon ang kagandahan ng indigenous arts. Kaya naman ngayong umaga, bumalik tayo sa ating makulay na pinagmulan at ating aalamin kung ano nga ba ang kahalagahan na malaman natin ang indigenous art. Ayan, Miss Ana, good morning. Good morning. Pag sinabi po ba nating indigenous art, ano-ano po ba ito? Anything that is living and produced in an area na concentrated siya, whether it is in Kapatagan or in the mountains, it is called indigenous. Ano po ba ang kahalagahan kung bakit kailangan ituro natin sa mga bata itong klaseng art na ito? Kailangan natin para ma-continue or mapatuloy ang mga tradisyon natin. At dapat malaman din ng mga kabataan para to appreciate our culture and traditions. Yung mga bata ba, pinopromote ba natin na kailangan natuturuan sila kahit hindi sa mga schools nila, pero kunwari dun sa mga sarili nilang tahanan, dun sa mga magulang nila? Actually, karamihan ng mga natututo ng mga bata is kuminsan ang mga weavers, eh yung nasa bahay lang nila naghahabi. So ang maganda nun is expose sila sa ating tradisyon. Kaya nagpapatuloy ang mga ating ginagawang paghahabi or paggawa ng basket or pagkukulay ng mga tela. Ma'am, matanong ko lang po, as early as what age po pwede mag-start yung mga bata with this kind of art? Yung exposure po? Niya? Yes po. At least 5 years old. 5 years old. Madali na silang maturuan ito. Mga three basic, five, ano ganun po yung mga pwede nating ituro sa kanila? Kung paano mag, kung sa isang weaver, kung paano ilalagay yung mga hibla ng fiber kagaya ng abaka at saka pinya, na kung paano ilalagay, pero you do not force them or hindi mo kailangan pilitin sila. Basta tingnan lang ng mga bata yung ginagawa ng nanay, matututo na rin sila. Kaya karamihan ng mga weavers namin is yung mga second liners are their children. Miss Ana, ang question ko po, bilang kayo po ay isang indigenous teacher, ngayon po dahil malapit na nga papatupad na nga itong K-12 program, ito pong K-12 ay pinalawak niyo po ba itong sakop nitong indigenous art? Kasi nung panahon, nung ako wala masyado eh, parang more on panahon description natin. Lang, panahon natin. Description lang ng ano ba yung indigenous art, weave ba yan, ganyan, and yeah, all. Oo. Pero ngayon po ba, eh, mas pinalawak niyo po itong sakop nitong indigenous in, art? In my community, sa, doon sa Aklan, dapat talaga ipalawak. Kasi kung hindi, mamamatay sa ating generation yung mga ating tradisyon. So, kailangan talaga importante na ang kabataan maging exposed. Kagaya sabi ninyo, hindi nyo na naranasan. So, hindi mo ma-appreciate yung ating kultura na napakaganda. Kahit na yung kapaligiran natin, doon natin makukuha yung pagkukulay. So, kailangan talaga ng kabataan na ipatuloy ang ating kultura. Ma'am, tanong ko lang po sa Aklan po, ano po ang pinagmamalaki niyong indigenous art sa Aklan? Actually, mayroon ding mga recognized na mga IPs. Pero hindi na ngayon nagkakaroon sila ng maipatuloy nila yung kanilang craft noon dahil medyo napabayaan. So ang sa amin sa Aklan, the most very prominent na craft is yung pinya weaving. And then the abaka weaving also. Ma'am, may mga dala po kayo. Ito po ba ay klase ng sample? Ito. Yes, ano po bang klase ito ng dala? Ito is a pinya with a blend of polyester na. And this is dyed in payaw, yung
roots ng ng isang gabi na species. Hindi po ba mahirap gawin yan? At gano'ng katagal gawin ang isang ganyan? Ito din ang ano, kaya ang pinya hindi na nawawala dahil ang mga anak ng weavers is exposed doon sa ginahabi ng nanay. Yun nga eh. Kasi kung alimbawa kayo or ako mag-uumpisa ng weaving nang may ano na, mayroon ng medyo mga teenagers na nagre-resist na sa learning the skills. Yes. Kasi sa ang mga hibla ng pinya is ganito kaliliit. Mm-hmm. Mas mapino pa sa buhok. Oo. Oo. Mm-hmm. Ngayon po ba mas binibigyan niyo rin po ng kumbaga tinuturuan niyo po ba itong mga kabataan na mag-weave? Kasi ngayon onti na lang rin ang mga weavers natin, talaga yung magagaling, marurunong ay mga katutubo. Onti na lang yan. Kaya ngayon po ba tinuturuan niyo po sila na mag-weave din? Personally, my advocacy is to really continue the traditions of my grandmother. Kaya medyo na-involve ako sa advocacy because my grandmothers are weavers. Mm-hmm. Hindi ko sila nakitang nag-weave, pero yung kanilang finished product ang binigay sa akin, na sabi, balang araw magagamit ko, and I painted on pinya. Na ano, kaya ang advocacy ko naman is para ipakita ang pinya na matibay siya kahit na mapino siyang klaseng fiber. Mm-hmm. Yung mga products kasi talaga natin dito sa Philippines, lalo na itong mga tinatawag natin na indigenous artists, masasabi natin one of the most maipagmamalaki natin sa buong banda. This is a trademark ng ating mga artists at pati yung mga materials kasi na ginagamit natin na dito lang halos nagagawang ganyan. Kaya napakaganda po na inyong advocacy. Ma'am, ano kayo po ba ay nagtuturo ng mga indigenous art at kung nagtuturo po kayo, saan po nila kayo pwedeng makontakt or saan po nila kayo pwedeng puntahan? Sa ngayon, every month pumupunta ako dito. Pero ang focus ko ngayon is for autistic children. That's good. With it, pwede kong i-introduce sa kanila yung ating traditions, yung exposure. And there's a fashion show next year in New York na yung mga tinuruan kong mga autistic children, sila yung gagamit ng, sila yung magpa-paint on pinya na gagamitin sa fashion show. Kailan po ito? By next year? By next year. September siguro. September next year. Yan. Siguro before that event, you can also go back here and promote it po. Marami. Magugulat kayo po sa galing ng mga autistic children. We are having efforts on putting the autistic children in the mainstream. Mm-hmm. Kahit na sa pagtatrabaho and it is being supported. Mm-hmm. Ma'am Ana, sana sa susunod na pagbalik nyo, may dala kayong mga autistic children for us para makita po natin yung mga samples din nila dito sa amin. Maraming salamat po, Ms. Ana India de la Cruz Legaspi. Maraming salamat. Thank you so much, ma'am. Thank you.